Steam na nyo. Ayos ko, nakakaiyak talaga. Yung mga succulents ko. Ayan, matagal-tagal tayong walang upload. Yung last upload ko, mga 2 weeks ago yata yon. And pagpasensyahan nyo na kung medyo mahina yung boses ko kasi hindi ko mahanap yung aking microphone. So, ayan, pagtsagaan nyo na. Tapos may mga maingay-ingay dyan sa labas, no? Yung mga aso ng mga kapitbahay. Okay, so yun nga. Wala akong ma-upload kasi ang hirap talaga mag-isip ng content. Tapos, ayun, hindi naman ako masyadong naghahalaman ngayon kasi yung mga pinapakita ko sa mga previous vlogs ko na mga plants, yung mga hinuhaul natin, yun, pinapalaki ko muna sila. So, walang masyadong ganap ngayon dito sa ating, ano, sa ating YouTube channel. And, ayun nga, kaya ako nakapag-upload today kasi merong karumal-dumal na nangyari kanina. Yes, oo, mga sis. Ay nako, grabe. Yung mga succulents collector dyan, I'm sure makaka-relate kayo. Hindi na lang sa mga succulents collector. Kahit yung mga plantita-plantita dyan. Ganun pala yung feeling. Oh my God, hindi ko ina-expect talaga. So, syempre, hindi ko na palalagpasin yung pagkakataon na yun. At aksidente nga nangyari to. So, finilm ko na rin siya. Grabe! Alam mo yun na gusto mong magalit, pero wala eh. Nandun na yun eh. Wala ka nang kahit magalit ka, kahit bugbugin mo yung gumawa nun. Wala. Walang mangyayari. Anyway, kaka-uwi ko lang guys. Ayan, bale, sakto. Sakto naman na nung ito may nangyari ng karumal-dumal, eh meron akong pinick up na mga halaman. So, pampalubag-loob na lang. Pampalubag-loob na lang sa nangyaring ngayong araw na to. Pero, syempre, bago natin i-haul ito, konting-konti lang to, ipapakita ko lang. Kasi ano to eh, na-mind ko lang. Actually, matagal nang nawala yung pagiging mahilig ko sa mga halaman, diba? Before, sunod-sunod yung ating mga haul. Siyempre, ano pa nun eh, ECQ, GCQ pa. So, talagang nasa bahay lang tayo. Diyan nagsulputan yung mga plantita, plantito. Siyempre, isa na ako doon. Pero itong mga nakarang araw yun. Siyempre, kumbaga sa dami na nang na-collect natin, parang nagsawa na ako. Hindi naman totally nagsawa. Pero siguro dahil wala na rin tayong pambili. Isa na rin yun. Wala na tayong pambili. And wala na rin talaga akong space dito sa aking mini garden. Kaya hindi na rin ako masyadong nagbibili ng mga halaman. Siguro pagka yung talagang isa sa mga collection ko na lang doon na lang. Pero ito nga, nung mga siguro mga a week ago. Ayun, parang bigla na namang nangati-ngati itong kamay ko. Nagma-mind-mind na naman ako sa mga light setting. Pero syempre, pigil-pigil lang, control lang dahil nga wala tayong kaperahan ngayon at meron tayong mga binabayarang mga kautangan. Ayun. So, bago ko nga ito ipakita sa inyo guys, ayun, papakita ko muna sa inyo yung karumal-dumal na nangyari kanina. Ito na. Steam na nyo. Ayos ko, nakakaiyak talaga. Yung mga succulents ko. Dito siya nakalagay. Tinumba ng aso ko. Buti itong mga to na i-save ko. OMG! Ayaw ko lang ulit na pansin. Buti yung saging ko. Oh no! Ano na? Ito na lang yung natira. Naputol na siya. Hindi ko alam siguro sasabihin mo eh. Sabihin nung naiyok talaga ako. Baka sabihin ng iba, oh, ito na, ganito pala yung feeling. Naiyok talaga ako. Ayan, ang dami niyang sinira. Ganito pala yung feeling ng mga... Naiyok ako. Oh, parang, sige. Naiyak talaga ako. Oh my God.
Ayun na yung lola ko. Sana okay pa siya. Ayun. Aksidente kasing nakatakas yung aso ko. So, ayan yung variegated banana ko. Yan yung pinakamahal sa mga halaman ko. Naputol din. Bakit ganun? Ang sakit-sakit pala. Para akong break ng jowa ko. Ayan. Ito yung magaling naming aso na sumira ng mga halaman ni Mami. Nori? Bakit mo sinira yung halaman ni Mami, ha? Ayan yung magaling na sumira ng halaman ni Mami. Ba't mo sinira yung halaman ni Mami, ha? Ba't mo sinira yung halaman ni Mami, ha? Ba't? Ba't do? Nagagalit sa sino? Bakit mo sinira yung halaman ni Mami, ha? Bakit mo sinira yung halaman ni Mami, ha? Ha? Okay, so try natin i-save yung iba. Ayan. Kasi sila nakalagay. Tapos, para magpantay siya, pinatungan ko lang ng ganyan. Siguro, ito, nasagay niya to, kaya natanggal. And then, tumumba ito ng pag-anon. Buti na lang itong mga nasa taas. Ayan. Medyo na-save ko sila. So, ayusin na lang natin to. Kasi, wala. Kahit naman pagalitan ko yung dog ko, wala namang mangyayari. So, syempre, aso yan. Ilipat na lang natin tong mga to siguro, mga sis. Mga sis? Sobrang daming nasira. Oh my God. Lahat sila nakataob. Ayan, sobrang nagkalat. Ayan. Tapos, ito talaga yung nalungkot ako. Kasi naputol siya. Though meron namang natirang ugat, sayang o meron pang mga papausbong na bago ng aking variegated banana. Nalulungkot talaga ako. Pero, makakasurvive naman yan. Rerepat ko na lang din siya sa mas malaking paso. Ayan, tapos hanggang dito. Ayan, yung aking kutsarita. Yung aking Mickey Mouse. Ay, buti na lang hindi siya nasira. Ay, ayun lang, naputol. Oh no! Oh my God. Wait lang, check muna natin. Baka hanggang dito eh. May nasira siya. Ay. Thank God, wala naman. Ayan, grabe. Kita nyo ba? Matagal kong pinaghahandaan itong iba, naalala nyo yung mga vlogs ko. Lagi ko sinasabi na soon, i-reveal ko yung mini greenhouse ko, mini garden. Pero, eto na. Nakita nyo na, pero sa pangit na paraan, di ba? Nakita nyo na yung mini greenhouse ko, pero ganito yung nangyari. Disaster. So, oh well. So, ayun na nga. Nakauwi na nga ako, guys. At medyo nakahinga-hinga na ako nung lumabas ako kanina. Ayan. Yun lang. Yung nakakaano kasi dapat surprise eh. Surprise yung pag-reveal ko nitong aking mini garden kasi nga pinaghirapan namin to. Tapos sobrang habang panahon namin inipon yung mga plants na nandito. Tapos mapapakita ko na nga lang siya sa ganoong paraan pa, diba? Na parang binagyo. Tapos yung mga succulents pa. Eh syempre pag mga succulents talaga, hindi mo yan maiiwasan na pag nalaglag yan, meron at merong mga malalagas na mga leaves. Pero yun nga, pwede naman natin silang ipropagate.
Pero ang hirap pa rin sa dibdib. 'Di ba kasi ang dami noon, nakita niyo naman sobrang dami noon. Buti na lang hindi 'yun yung mga collection ko ng succulents na napaganda ko talaga, na stress ko talaga yung mga color. Nandoon sila sa kabilang banda. Buti na lang. Siguro pag yung mga yon, ay Diyos ko, hindi ko alam. Baka talagang humagulhol na ako, kakaiyak talaga doon. Ay nako. But anyway guys, ganun talaga. Syempre aso yon, di ba? Alaga mo rin yon para mo ng anak yon. Hindi mo naman pwedeng palu-paluin yon. Hindi naman tao yon na alam niya yung ginagawa niya, di ba? Tsaka aksidente nga na nakataka siya. So, yun. Ano ba? Ayun lang. Siguro, kapag medyo maayos na itong ating mini garden talaga, tsaka ko siya ipapakita sa inyo. Kasi di ba, matagal ko nang sinasabi na ipapakita ko nga sa inyo. Tapos, ganun nga. But anyway, so bago tayo mag-repot, ipapakita ko muna itong mga nabili ko. Sa isang seller ko lang to nakuha, kay Sis Pinesley. Ayan, hello sis! Ayan. Bale, nagla-live selling siya ng mga plants dito sa Baguio. So, kung mahilig din kayo sa mga plants, kasi meron silang pwesto sa may Right Park. Ayan, add nyo siya. Ilalagay ko sa description box yung kanyang Facebook account. So, ayan, abangan nyo kasi madalas siya nag-live selling ng mga plants ngayon. Mag-mine kayo doon. Okay, so itong nakuha ko, sobrang mura kasi sa kanya. So, ito, unahin ko to. Again, hindi ako masyadong expert pagdating, especially sa mga succulents. So, ito, nakuha ko ng 50 pesos. So, kung alam nyo, ayan, comment down below. Ayan siya. Meron na siyang bulaklak. Ayan. And then, ito, nakuha ko to ng set. Set for only 100 pesos. Ito muna pala ito. Nakuha ko rin to ng 50 pesos. Hindi ko rin sure yung ID nito. Ayan. Ayan siya. Nakuha ko to ng 50 pesos sa kanya. And then, ito na nga yung set na nakuha ko. 3, 4, 100. Ayan. Ito yung set niya. Hindi rin ako familiar sa pangalan nito. Okay. Ayan siya. Wait lang. Ito pang isa. Ayan. Ayan. And then, ito. Pag na-search ko yung mga ID nito, ilalagay ko na lang dito sa gilid, mga sis. Okay. And then, ayan. So, set ito for 100 pesos. Tapos, ito nga yung isa sa mga kinokollect ko rin na nasabi ko rin noon is yung Mayana. Ito, nakuha ko to ng 35 pesos. Wait lang. Eh, baka matira yung bulaklak niya. Okay, eto. Nakuha ko to ng 35 pesos. Actually, meron na akong ganito. Kaya lang, naghihingalo. Yun talaga yung problema ko sa mga Mayana ngayon. Once na nirepat ko sila, naglalagasan na yung mga dahon nila. Tapos, hindi ko pa masyadong mahanap yung pag-aalaga sa kanila. Kasi, nag-search ako sa YouTube about sa care tips sa Mayana. Ang sabi naman doon, kailangan daw naka full sun para daw mas lumabas yung color nila. Pero ang pinagtataka ko, itong sa akin dito, meron ako ditong kumbaga nasa shaded part sila. Pero namamatay talaga sila, as in. Tapos trinay ko silang ilipat doon sa parang low light lang. Ayun, doon lumabas yung kulay nila. I mean, doon sila mas, kumbaga, doon sila nabuhay. Kung hindi ko sila siguro nilipat, dead na sila. Ewan ko, bakit ganun? Magkaiba naman sila. So, ito, kinuha ko for only 35. Ayan. Ipapakita ko sa inyo mamaya yung mga Mayana ko na papatay na dapat sila. Kaya lang, simula nung nilipat ko sila sa mas shaded na part, ayun, nag-bloom na sila. Mamaya papakita ko sa inyo kapag kinuha natin yung mga nasira-sira kong succulents. Okay. So, ito naman, nakuha ko ng 50 pesos kasi mas lush ito. Mas lush. Tsaka mas mataas na rin siya. 50 pesos lang. Ayan. Nakikita ko sa ibang seller yung mga benta nilang Mayana, 50 pesos. Parang ganito lang siya kaliit. Sa kanya, 35 yung ganito. Ito, 50 pesos ang laki na. Ayan. So, sana maparami ko sila. Well, madali lang naman silang paramihin. Yun lang, medyo sensitive sila sa akin, ha? Based on my observation. Ayan, sensitive sila. Pero madali lang silang paramihin.
Tapos ito naman, medyo hindi siya ganun ka-common kasi ngayon lang din ako, I mean, hindi siya ganun kadaling hanapin. Ayan. Ito naman nakuha ko siya ng 150 kasi nga mas mataas na and naka-hardpat na kasi siya. So ito, bala ko hindi ko na siya ererepat kasi baka magtampo na naman siya. Ilalagay ko na lang siya sa basket. Ayan, para mas maganda siyang tingnan. Ayan, oh, ganyan yung leaves niya. So hindi siya ganun ka-common. Ayan. So yun lang mga sis. Maya na kasi talaga ang gusto kong i-collect sa ngayon. Tsaka medyo mura-mura lang kasi itong mga hilig ko. Kaya, ayan, buibili ako pa konti-konti. Pero yung mga mahal kong collection, hindi muna. Tsaka na, kapag wala na tayong iniisip na mga kautangan, no? So, ayun, kunin na natin yung ating mga nasira-sirang succulents. So, unahin ko munang i-repat yung mga yun. Kasi nga, syempre, para... kumbaga eh, makapag-adjust na ulit sila at kawawa naman sila, nalasog-lasog sila. Ayan. Itatabi ko muna ito. Ito na tayo sa labas. And then, kinuha ko na rin yung mga nalasog-lasog na succulents. Ito sila. Oops. Ayan sila. Oh my God. Pero yung iba, nandun pa. Hindi ko pa kinuha kasi nandun pa sila sa paso nila. So, dalagdagan na lang natin ng lupa. Ayan. Kawawa. Na-murder sila. Kawawang mga halaman. Ayan. And, hindi ko na kinuha yung mga lupang natapon kasi basa yung floor doon na napagtapunan. So, hindi ko sila pwedeng gamitin kasi nga magrarat kapag basa yung lupa na ginamit natin. So, nagmix ulit ako. Ito, merong pumice or pumice. And then, merong vermicast na mix. Cocopit at saka carbonized rice hull. Ayan. So, mimix na natin sila. So, ano ba yung pang-mix ko? So, ganito na sila pag na-mix na. Ayan. Ganyan na siya. Taba ko na lang tong camera para makita nyo ang ating pagre-repat ng ating nalasog-lasog ng mga succulents. Ayan. So, hindi na ako nagbihes, ano? Unahin natin ito. Wait lang, ayusin natin yung angulo. So, ito. At wala na naman akong lamesa. Ano nga po? Opo. Kasi meron akong lamesa pero nando doon. Pinagpatungan ko na lang ng mga halaman. Ayan. So, ganyan muna tayo. At hindi nyo pa rin makita. Ano? Ayan. Ganyan muna tayo. Yung tuhod ko muna yung makikita nyo. Ayan. Gaganyan ko na lang siya ulit. Sa atin na lola. Ayan, may naputol. Kawawa naman. May naputol. So, tuwang-tuwa pa naman ako kanina nung tinignan ko to kasi ayan o, oh, ang ganda na ng kulay niya. Tapos biglang nalaglag. Nakakaloka talaga. So, ilipat na natin to sa mas malaking pot kasi ito talaga gusto ko itong palakihin eh. Ayan. So, dito na natin siya ilagay para hindi na siya palipat-lipat. Diyan na talaga siya.
Panglumo talaga, no? Kasi ito yung pinakamahal na nabili ko sa mga plants ko, mga sis, yung variegated banana. So, ayan, naputol siya. Ayan, naputol siya. Ayan, naputol pati isang dahon. Buti na lang may natirang, ayan, nag-iisa. Nag-iisang ugat. Tapos may mga patubo pa naman sana siya. Oh, ayan. So, sana mag-survive ito. Ito na lang, ire-repot ko to. Tapos ito, dyan na lang siya. Dalagdagan ko na lang ng lupa. Kasi tinan nyo, ang daming bago. Ay, naku. Sana talaga mag-survive ito. So, mamaya ito, tatanggalin ko na rin lang ito. Kasi putol na rin lang naman siya. Kasi nandun yung gunting ko eh. So, ire-repot ko na lang ito. Ayan, natapos na rin tayo guys, pero ito nga, papakita ko sa inyo yung mayana. So, eto sila. Dito sa likod ko, ayan, ganyan siya. Ito yung mayana. Ayan, di ko pa siya dyan tinatanggal para nga ipakita sa inyo. So, ayan na, wala na siya mga dahon. Ito pa, yung isa, wala na siya mga dahon. Ito, medyo nagsusurvive siya. Tapos, yung ipapakita ko ngayon sa inyong mga mayana, dito rin sila dati naka-place and then nagganyan na nga sila before. Pero, nung nilipat ko sila dito, kasi dito, hindi masyadong tinatamaan ng araw. Wait lang. Ito sa part na yan sa lamesa kasi cover siya. Tapos, ayan. So, hindi masyadong tinatamaan ng araw tong area na to. Ayan na siya. Ayan na. Ito pa. Diba? Tapos ito, ito kakaripat ko lang kasi nito, kakabili ko. And then, itong mga ito rin, mga kutsarita, doon din sila dati nakalagay, pero naglalagas din sila before. And then, nung nilipat ko, dyan, ayan, maayos na ulit sila. Ayan, so, ayan, wala na akong space, diba? So, ayun lang guys. Ayun, mag-ayos-ayos muna ako dito. Kaya, kailangan ko na tapusin yung vlog na to. Yun, shinare ko lang yung pangyayari ngayong araw na to dahil hindi ko talaga makakalimutan ito. Ayan. So, ayun. Thank you guys for watching. See you on my next one. Bye!